Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa araw na ito, meron po tayong ipinagdiriwang nakapistahan ng isang batang santa, si Santa Agnes. Siya po ay napakabata nang maging martir, 12 anyos. 12 taong gulang nang maisip niya, nang maramdaman niya ang matinding pagmamahal kay Kristo sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Just imagine, sa murang edad, naisip na niya kung gaano mas mahalaga ang langit, mas mahalaga ang Diyos. Diba, ang sarap ipagdasal ng lahat ng kabataan ngayon. Nakita ko minsan sa social media na sabi nung vlogger, ako ay, sabi niya, Gen Z. Iba na yung generation noon sa generation ngayon. Generation X, Generation Z. Sabi niya, bakit ganyan na ang mga generation ngayon ng mga bata? Kinukulang na kumisa ng respeto. Sabi niya, 90s lang naman siya. Hindi pa naman ganun katandaan, pero bakit parang ang laki na ng pagkakaiba? Alam niyo yung lengguwahe natin kung minsan ano, tanungin niyo yung mga, kayo ba pa nagkukwento-kwento, mga magkukumare, magkakamag-anak, magkumpare? Paano niyo kinukwento yung anak mo, yung apo mo, yung pamangkin mo, yung alaga mong bata? Ba't kaya ganun yung batang yon? Baliw na baliw sa gadget niya. Baliw na baliw doon sa grupong iyon. Baliw na baliw doon sa kanyang paboritong kinakainan. The termino, baliw na baliw. Pag sinabing baliw na baliw ka sa bagay na iyan, bakit parang wala ka ng pakialam sa iba? Hindi mo na napapansin yung sarili mo? Gumagastos ka na ng malaki? Yung oras mo kinakain na? Hindi mo na naririnig yung iba? Baliw na baliw ka. Saan? Sa ating ebanghelyo, napakaikli ng ebanghelyo natin ngayong umaga, pero medyo matindi yung huling linya. Nasisiraan siya ng bait. In other words, nababaliw na to. Bakit? Balikan natin yung unang bahagi. Habay wala na siyang naibibigay na tamang oras para kumain man lamang. Bakit? Sa dami ng kanyang pinagagaling, pinapakain, tinuturuan, tinutulungang tao, tila nababaliw na siya. Nawawala na siya sa tamang pag-iisip. At kung minsan ganun tayo, pag masyado kang tutok na tutok sa isang bagay, sa isang tao, minsan kahit sa isang tao, ginagamit natin yung termino, crazy in love with you. Pero mga kapatid, sa puntong ito ng ating buhay, magandang tanong natin, tama pa ba ang mga kinababaliwan ko sa buhay? O baka dahil sa bagay na ito, napapabayaan ko na ang mga anak ko. Napapabayaan ko na ang pag-aaral ko. Napapabayaan ko na ang kalusugan ko. Napapabayaan ko na ang mga kapatid ko, ang mga magulang ko.
ang mga anak ko. Baliw na baliw ko saan? Kung titignan natin sa ating Kristiyanong buhay, pag sinabing baliw na baliw, wala kang pakialam sa sarili mo. Mapagod ka man, masaktan ka man, mahirapan ka man, pintasan ka man, husgahan ka man, laitin ka man, wala kang pakialam dahil you are crazy in love with the Lord. Kagaya ng mga martir, batang martir, hindi niya ininda yung kanyang edad. Total, mas matanda ka, siguro mas mauna ka na. Ako'y bata pa. Siguro hindi iniisip ni Agnes yun. Marami pa akong pwedeng puntahang lugar. Marami pa akong pwedeng maging karir. Pero Lord, para sa'yo, walang masasayang magmukha mga kong baliw. Kaya sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na sama, sana itama niya ang anumang maling kinababaliwan natin sa buhay ngayon. Sana turuan niya tayong itigil na ang anumang kinababaliwang nakakasira na sa pagkataon natin, sa pamilya natin, sa relasyon natin, at higit sa lahat, sa pananampalataya natin. At sana, katulad ni Agnes, Santa Agnes, at ng iba pang martir, huwag nating panghinayangan, huwag nating katakutan. Ang tayo man ay mapagbintangan ng mali, mahusgahan ng mali, dahil pinili nating mas mahalin, mas unahin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Be crazy in love with the Lord. Amen. Magsitayo po ang lahat.